Matapos bilhin ng isang bilyonaryo sa halagang 50 million, kinailangan tumira ni Chai sa mansyon nito at makibagay kahit patakot siya nung una. Ngunit sa paglipas ng mga araw na magkasama sila, nahulog ang loob niya rito. Minahal niya si Leandro, ngunit doon niya nalaman na may rason pala ang lalaki kung bakit siya nito binili. Ating alamin ang buong kwento. Bitawan mo ako. Nanginginig at halos pahapyaw na lang ang tinig ni Chai sa sobrang takot at kaba. Ang dahilan kung bakit siya nakadarama ng ganoon ay dahil sa lalaking kaharap niya ngayon na pinipilit siyang hawakan sa braso. Ang kabilang kamay nito ay may hawak na cotton na may betadine. Huwag kang magulo, nauubos na ang pasensya ko sa'yo. Babala ng lalaki sa kanya. Base sa narinig niya kanina, Leandro ang pangalan nito. Hindi na mabilang ni Chai kung ilang beses siyang napalunok. Hindi biro ang pinagdaanan niya. Ibinenta siya ng mga umampon sa kanya sa isang prostitusyon at doon lumaki na mulat ang mga mata sa masasamang gawain at kabilang na roon ang pagbebenta ng laman. Kinamuhian niya ito ngunit kailanman hindi niya naisip na darating ang panahon na pati siya ay gagawa ng ganun. Binili siya ng 50 million ni Leandro. Natipuhan siya nito habang nagsiserve sa bar at nalaman iyon ang may-ari kaya naman ibinenta siya. Sa 50 million, pinaghatian niyo ng bar owner at ang ama niyang hinuhututan pa rin siya. Kinuha siya pagkatapos ni Leandro, ngunit imbis na magpasalamat, nadagdagan lamang ang kaba niya dahil sa nakakatakot at intimating na aura nito. Idagdag pa ang nakakamatay nitong tingin, hindi lamang ito basta-bastang tao. Ang alam ni Chai ay makapangyarihan ito, hindi biro ang 50 million na ginastos para bilhin siya. Huwag mo kong hawakan, parang awa mo na. Pahapyaw na pagmamakaawa niya rito. Binitiwan siya ng lalaki. Binabari nito ang kaliwang kamay kung saan hawak ang cotton at tumayo tsaka minasahe ang tulay ng ilong nito. Ang hirap mong sundan. Hahayaan mo bang ma-infeksyon ng sugat sa pisngi mo ha? Matigas at mariinitong usal sa kanya. Napalunok muli si Chai. Galit na ito kaya naman yumuko ang babae at nanlabo ang mga mata. Kinakabahan siya sa presensya nito. Kaya kahit pamahapdi at masakit ang sugat sa pisngi niya, titiisin na lang niya kaysa sa mahawakan ng lalaki. Dahil para kay Chai, masama itong tao. Dahil kung hindi, bakit ito naroon sa pugad ng mga mambubugaw sa bar na sindikato ang may-ari? Kasalanan mo to kung kaya ako'y nasugatan. Lakas loob na sabi niya. Kung hindi ka sana sumubok na tumakas, hindi ka sana nasaktan. Gusto mo bang mamatay na lang? Mariin na tinikom ng babae ang labi. Kanina pagdating nila sa mansyon ng lalaki, sinubukan niyang kumawala at tumakbo palayo, ngunit mabilis din siyang nahatak ng assistant ng lalaki na si Lila at sinabunutan at sinampal. Dahil sa matalim na kuko nito, nasugatan pa ang pisngi niya at ito ang kinalabasan. Isang sugat sa pisngi na pilit ginagamot ng lalaki ngayon. Mas mabuti na lang ang mamatay kaysa ang manatili rito sa pamamahay mo. Anong gagawin mo sa akin ha? Matutulad din ba ako roon sa mga babaeng bayaran na ginagamit lamang ninyo para sa pansarili ninyong aliw? Mga demonyo kayo. Lakas loob na wika ni Chai, ngunit sa kaloob-looban, labis pa rin ang kaba niya, lalo na nang mandilim ang ekspresyon ng lalaki. Relax, hindi ka matutulad sa kanila dahil pag-aari na kita. Binili na kita at kapag pag-aari ko, nirerespeto ng lahat. You're under my power and influence na woman. No one will try to hurt you, unless you're not under my protection, of course. Dahil sa oras na kumawala ka sa poder ko, ang mga hayop na naghihintay sa iyo sa labas ay handa nang sumunggaba namang oras. Bulong nito sa kanya. Lalong kumabog ang dibdib ni Chai. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at bumungad ang isang babaeng nakasuit. Seryoso rin ang ekspresyon nito. Pasensya po sa biglaang pagpasok, Master. Ngunit nasa labas po yung lolo ninyo. Gusto raw kayo makausap pahit. Galit ito. Usal ng babaeng nakasuit. Ang pangalan naman nito ay si George dahil tomboy ito. Bahagya pang suminghap si George sa huling sinabi dahil alam na nito ang patutunguhan ng usapan. Agad tumayo ng tuwid si Leandro at kumunot ang noo nang marinig ang sinabi ng tauhan. Si Lolo? Anong ginagawa niya rito? Asik ni Leandro sa tauhan. Nagkaroon ng pagkakataon na mapakurap-kurap si Chai at inayos ang sarili. Niyakap niya ang dibdib at yumuko.
Nakaramdam na siya ng lamig dahil sa suot niyang sobrang revealing. Malakas kasi ang andar ng centralized aircon. Hindi ko po alam, pero sabi niya importante daw po. Nasa baba po siya, sir. Pinipigilan lamang ng mga tauhan natin dahil gusto niyang umakyat dito. Wika ni George. Napamura ang lalaki't muling nilingon si Chai. Sa likod ng malalim at misteryosong mga mata nito, halata ang pag-aalala para sa dalaga. Call our maid. Tell her to clean Chai wound. Sabihin mo na rin na magdala ng mga bagong damit. Mag-isa lang dapat siya. Utos nito sa tauhan at muling pinasadahan ang babae na nanlalamig sa suot na damit. Copy, boss, sagot ni George at sabay na silang lumabas ng kwarto ni Leandro. Naiwan si Chai na mag-isa sa kwarto. Sa ganoong paraan, medyo gumaan ang pakiramdam niya at nakahinga ng maluwag. Ni hindi niya namalayan na kanina pa pala niya pinipigil ang paghinga dahil sa presensya ng lalaki. Kailangan ko makalis dito. Kailangan ko makatakas. Kumbinsin niya sa sarili. Ilibot niya ang tingin sa malaki at social na kwarto. Gray at black lamang ang nakikita niyang kulay. Malamang, ito ang silid ng lalaki dahil katulad nito, wala ring buhay ang kwarto. Agad kumabog na tila abnormal ang dibdib niya dahil sa naisip. Mabilis na napabalikwas sa pagkakaupo sa kama si Jai at agad tinungo ang pintuan. Ngunit pagbukas niya, ay roon din ang pagbungad ng isang morenang babae na may hawak na first aid kit at mga damit. Napako siya sa kinatatayuan at nagulat. Agad siyang napaatras ng matauhan. Hello po. Magilaw na bati ng morenang babae. Nilagpasan lamang nito siya. Hindi iniisip na may plano sana siyang tumakas. Ako nga pala si Carrie, ang katulong sa mansyong ito. Balita ko, nakuha mo raw ang sugat mong iyan sa pisngi dahil kay Lila. Pagak at lively nitong tanong. Magsak ang balikat niya at bumalik sa kama. Nabigo na naman ang plano niyang tumakas. Ang babae talagang yun? Bruha talaga yun? Alam mo ba, palibhasa may gusto kay boss, kaya ka siguro sinaktan. Akala mo kung sinong maganda, pangit naman. Halos daigin pa ito ni Chai sa pag-rant tungkol kay Lila. Kung makapagsalita ito'y parang ito ang nasugatan. Bahagyatuloy na tauhan si Chai sa mga pinoproblema niya kanina pa. Dahil sa bubbly at maingay na personality ni Carrie, nagawang mangiti ng babae. Naaaliw kasi siya bigla sa mga hinaing nito at naalala ang kababatang kaibigan sa probinsya. Akala mo kung sino makaasta? Assistant lang naman ni boss? Feeling entitled? Eh di hamak na maganda karoon ng 100? Dagdag pa nito. Gagamutin ko yung sugat mo ha, mabilis lang to. Tumango si Chai at malayang iniharap sa babae ang pisngi. Kumpara kay Leandro kanina, wala siyang nararamdamang pagkailang dito, kaya wala na siyang arti pa at nagpagamot na. Ano nga palang pangalan mo? Pwede ko bang malaman? Tapos na sila at tapos na rin magpalit ng long sleeve dress si Chai nang tanungin siya ni Carrie sa kanyang pangalan. Kumpara kanina, malinis at matiwasay na ang kanyang pakiramdam. Chai ang pangalan ko. Tipid na sagot niya rito. Agad itong bumungisngis. Ang ganda naman ang pangalan mo, kasing ganda mo. Parang sa Diyosa lang, kaya mula ngayon, Cha nang itatawag ko sa'yo ha? Friends? Tumango si Chai, ngunit napatigil din dahil sa sinabi ng babae. Tatagal ba ako rito? Hindi na ba ako makakaalis sa pamamahay na Tukari? Nagkibit balikat ang babae. Hindi ko alam, natatakot din naman kasi kaming suwayin si boss eh. Pero huwag kang mag-alala, basta makuha mo lang yung kiliti nun, mabait yun kung ano man ang iniisip mong masama tungkol sa kanya. Nagkakamali ka kasi mabuting tao si boss. Cha, bigyan mo lang siya ng pagkakataon na patunayan ng sarili at panigurado naman may dahilan yun kung bakit kanya dinala rito. Man of substance kaya ang taong yun. Pinagmasdan ni Chai ang mga daliri habang sinusubukan niyang intindihin ang mga salita ni Carrie. Alam mo ba? Unang beses gumastos ng milyon si boss dahil sa isang babae. Tapos, dinala ka pa sa mismong kwarto niya. Ni hindi yun nagpapapasok sa kwarto niya bukod kay George. Wala ring mga naging GF yun. Siguro mga naikama lang pero nating serious. Kaya nakakagulat na may dinala siya rito. Pero okay lang kasi sobrang ganda mo naman. Baka na love at first sight talaga si boss sa'yo. Kwento ni Carrie, tsaka humagik-gik. So, unang pasok mo rin pala rito? Marahang tanong ni Chai. Oo, maganda talaga ang kwarto niya. Kaso walang kabuhay-buhay. Parang siya lang no. Anito, tsaka humagik-gik muli.
Nakatingin lang si Chai rito at bahagya nang nakakalimutan ng sitwasyon kung nasaan siya. Iisa rin pala sila ng iniisip ng babae. Matapos ang mumunting pag-uusap nila ni Kari, umalis din naman agad ito at siya'y nakatulog na sa kama sa sobrang pagod. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog, ngunit nagising na lang siya nang maramdamang may dumamping mainit na bagay sa kanyang pisngi. Unti-unting iminulat ni Chai ang mata niya at mula sa malabong pananaw, naging malinaw si Leandro na nakaupo sa harapan niya habang taimtim siyang pinagmamasdan. Agad siyang napabangon. "I'm sorry, did I wake you up?" Marahan itong usal. Kumpara kanina, wala nang galit ang tono ng boses nito. Ngunit halata ang isang bagay na hindi niya alam, ngunit masasabi niyang napasailalim sa malaking away ang lalaki kanina dahil sa umiigting pa rin itong panga. Hindi sumagot si Chai. "Gutom ka na ba? Dinalhan na kita ng pagkain dito. Kumain ka na." "Hindi ako gutom," pagmamatigas niya. "Will you stop lying to me, please? Alam kong hindi ka pa nakakakain mula kanina. You probably did not even eat last night because of frustration." Umigting ang bagang niya at kumuyom ang mga kamay sa ilalim ng kumot. Hindi nga siya kumain kagabi dahil sa sobrang pag-iyak. And now, she can feel that she's about to faint any seconds now. "Pakawalan mo na lang ako, please. Hayaan mo na akong bumalik sa pamilya ko." Pagmamakaawa niya, papusngaw at walang tunog, mabilis na umigting ang bagang ni Leandro. "After what your family had done to you, inaalala mo pa rin sila pagkatapos kang ibenta ng mga isa illegal na prostitusyon? Pamilya pa rin ang iniisip mo?" Kuryosong wika ni Leandro. "Wala ka ng pakialam doon, ibalik mo na lang ako, please," asik ni Chai. "Hindi ba't pamilya mo ang dahilan kung bakit ka nasa pudar ko ngayon? Hindi ba't sila ang dahilan kung bakit hindi ka napunta sa bar na yun? Why think of them when they are the one who sold you to me in the first place? 50 million ang kapalit mo, Chai." Hindi alam ng dalaga ang isasagot niya dahil tama naman talaga kung tutuusin ng lalaki, pero hindi siya pwedeng manatili rito. Hindi pa niya nadadalaw ang ama matapos itong ilibing. Hindi man siya lumaki kasama ang ama, ngunit gusto niyang makita ito bago pa man mailibing. Nakaraang linggo kasi, nabalitaan niya itong namatay. "Pakawalan mo na lang ako, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Babayaran na lang kita sa 50 milyong ginastos mo sa'kin. Kahit anong trabaho, gagawin ko mabayaran lang kita. Basta hayaan mo ko makaalis, please." Nanlabo ang mga mata niya at may kung anong humarang sa kanyang lalamunan. Kung tutusin, wala naman siyang nakuha sa milyones na yun. Kinuha yun ng madrasta niya at ng may-ari ng bahay Aliwan. "You don't get it, do you? You are mine now, Chai. The moment I saw you are mine. Sa akin ka lang, kaya hindi kita hahayaang makawala rito. Unless you're with me. Everyone already knows that you're my woman now. Kaya para sa seguridad mo, sumunod ka sa akin. Hindi mo alam kung gaano karami ang kalaban ko." Babala ni Leandro, ngunit napailing-iling pa rin siya. "Wala akong pakialam sa seguridad ko. Ang gusto ko lang, balikan ang pamilya ko. Si Papa, hindi ko pa siya nadadalaw mula nang mamatay siya, kaya parang awa mo na." Napasinghap ang lalaki. "Fine, if you want to see your family, I will let you. Pero wag ngayon. Give me time so I can do something about your safety." Ayaw intindihin ni Chai ang paliwanag ng lalaki. Para sa kanya, ginagapos lamang siya nito. Dahil binili na siya nito, ay gagawin nito ang gustong gawin sa kanya. At kabilang na roon ang pagkuha sa kanyang kalayaan, yun ang naiisip niya. Dahil hindi naman niya maintindihan kung bakit ganoon na lang kainteresado sa kanya at nag-aalala ang lalaki gayong hindi naman niya ito kilala. Umigting ang bagang ni Chai sa galit, lalong kumuyom ang kanyang kamao. Umabot na sa puntong pakiramdam niya, sasabog siya sa iritasyon kaya nagawa niyang tapunan ng masamang tingin ng lalaki. "Don't look at me like that. You won't understand my reasons for now, but I know you'll understand me in the future. Kaya kumain ka na. We'll go to mall tomorrow to buy you some dress. Sleep early." Inayos ni Leandro ang suot na long sleeve at inanboto ng dalawang botones ng damit, lalo lamang itong nagmukhang hot sa ginawa. Tuloy ang iritadong ekspresyon ni Chai na uwi sa pamumula at pag-iwas ng tingin. Nahuli pa yun ng lalaki kaya napangisi ito. "I'll call Kari to help you here. You seem to obey her more than me." Anito at hinubad muna ang relo bago muling lumabas ng kwarto at tumungo kung saan. Maya-maya pa,
Pumasok nga si Carrie na humahangos pa, ngunit naroon na naman ang masiglang muka. Pinatawag ako ni boss, kailangan mo raw ako? Anito at lumapit sa kanya sa kama. Umiling si Chai. Hindi naman, kaya ko namang kumain. Sagot niya rito. Ah, so okay lang ba na iwan muna kita ngayon dito? Kasi hindi pa tapos yung ginagawa kong arrangement sa library. Oo naman, mga anong libro ba yung inaayos mo? Pagkarinig ng salitang libro, naging interesado agad ang babae. Palibhasa, bookworm siya. Ilang daang libro na rin ata ang nabasa niya sa National Bookstore na hindi rin naman nabibili dahil sa kawalan ng pera. Maraming klase iyon, pero iyong iba tungkol sa Greek mythology, fantasies at history. Mayroon ding mga love story, pero mas marami ang about sa architecture, engineering at entrepreneurship. Sagot ni Carrie, mahilig pala ang boss niyo sa mga ganoong libro? Oo naman, kasi bukod sa businessman si boss, engineer din. Engineer by profession, businessman by choice. Teka lang, sa sikat ni Boss Leandro, wala ka talagang background sa kanya kahit katiting lang, friend. Nagkibit balikat lang si Chai kahit nagulat din siya sa nalaman. Mula pa kasi nang bata siya, gusto na rin niyang maging engineer dahil sa engineer ang papa niya. Ngunit mula nang magkasakit ito't naghirap sila, hindi na natupad ang pangarap niya at ipinaampun pa siya sa bahay aliwan kung saan siya nagdalaga. Wala eh, sagot niya rito. Bukod kasi sa kontrabidang madrasta niya na ayaw siyang panoorin ng TV noon, hindi rin siya mahilig sa social media. Kung alam mo lang talaga, ipalagi na bibilang yang si boss sa most influential and richest bachelor sa Forbes magazine kada taon. He became a billionaire at the age of 25. Kaya kung alam mo lang talaga, sobrang swerte mo, friend. Bukod sa sobrang gwapo pa ni boss, kaya nga halos mabalo niyang si Lila, kakalandi kay boss, pero walang effect, be. Sa'yo lang talaga nagka-apekto yun. Swerte mo. Palibhasa, sobrang ganda. Napatingin si Chai kay Chari, hindi pa rin talaga ito makaka-move on sa beauty niya. Sobrang gwapo't ganda siguro ng magulang mo, kaya yan ang kinalabasan. Mukha ka pang may lahi. Ang mistisa tignan, no? Tipid na umiti si Chai. Half Brazilian ako, Brazilian kasi si mama. Kwento niya at naalala ang ina na maagang nawala nun. Nasapo ni Carrie ang labi at nanlaki ang mga mata. Sabi na nga ba eh, kaya para kang diyosa, eh nasa na pala sila? Parehas ng patay? Ah, oo nga pala, kaya ka nandito kasi binenta ka ng bruha mong madrasta at the age of 12. Pasensya na. Ngumuwi si Carrie at humingi ng paumanhin. Okay lang yun. Aniya rito. O paano ba? Maiwan na kita ha? Balikan ko na lang later kung tapos ka na. Ani Carrie at tumayo na tsaka sabay pagpag ng damit. Sige, dalhan mo na rin ako ng ilang libro please. Kumukura pa ang mata niya para sa request. Sure, anong klaseng libro ba? Yung Greek mythology at sa engineering sana. Alright, copy. Dadalhin ko pagbalik ko. Happy eating siya, my friend. Naiwang nakangiti si Chai pagkalabas ni Carrie. There's something radiating about her. Ang presensya nito, bumubuga ng positive vibes para sa kanya. Nang gabing yun, pagbalik ni Carrie, dala na nga nito ang hiningi niyang libro. Ang tungkol agad sa engineering ang una niyang binuksan at nasa gitna na nang makatulog ulit. Kinaumagahan, nagising na naman siya nang maramdamang may nakatingin sa kanyang dalawang pares ng mga mata. Sobrang intense nun, kaya siya nagising. Good morning, bati ni Leandro. Nakasuot ito ng isang white plain t-shirt at jeans. Ayos na ayos itong tignan, mukhang kanina pa nito siya pinagmamasdan habang tulog. Self-conscious tuloy si Chai, kumabog ang kanyang dibdib. How's your sleep? Imbis na sumagot, mas nauna pang kapkapan ni Chai ang sarili sa kabang baka may ginawa ng masama ang lalaki sa kanya kagabi habang tulog siya. San ka natulog kagabi? Kinakabahan niyang tanong, napanguso naman ito. Don't worry, wala akong ginawang masama sa'yo. Not until you say so, I sleep at the guest room. Nakahinga siya ng maluwag, mabuti naman kung ganun, usal niya sa isipan. Bumangon ka na't maligo, we'll go to mall today. Agad din namang tumayo si Chai at pumasok sa banyo. Ang nasa isip niya, pagkakataon niya na iyon para makawala. Niwala siyang ibang inisip kagabi, kundi kung paano makatakas at sa tingin niya, iyon na yun. Sa oras na malingat sa kanya si Leandro sa mall, tataka siya rito. We're here, Leandro told her
nang tumigil ang sasakyan sa parking lot ng mall. Naunang lumabas ang lalaki at pinagbuksan siya ng pintuan mula sa labas. Isang simpleng 1/4 long sleeve dress ang suot niya at flat shoes. Wala siyang makeup at nakalugay-gay lang din ang natural wavy niyang buhok. Sa gilid niya, mas lalong simpleng tignan si Leandro, ngunit nangahatak pa rin ito ng mga mata, lalo na ng mga babae. Ang gwapo naman, yung mga tipong tall, dark, and handsome. Bulong ng nakaparpol ang buhok na babae sa kaibigan. Oo nga girl, parang si Chris Hemsworth oh. Tagot naman ng isang pula ang buhok. Dumiretso sa isang butik si Leandro habang nakasunod naman si Chai. Siya ang nakikinig sa mga bulungan tungkol sa lalaki dahil mukhang walang pakialam ito sa mga ito. Good morning sir and ma'am, what can I help po? Mapit sa kanila ang isang petite na sales lady. May mga bago ba kayong damit dito? Tanong rito ni Leandro. Agad sumigla ang tingin ng sales lady sa narinig. Yes naman sir, maswerte po kayo since kararating lang po ng new batch ng mga designer dresses po namin. Agad nanlula ang mga mata ni Chai sa narinig. Hindi sa ganoong ignorante siya sa mga mamahaling brand ng damit dahil marami rin siyang ganoon. Ngunit halos ilang taon na rin mula nang magkaroon siya ng bago. Nang napunta siya sa bar, puro pinaglumaan na lang ng iba ang suot niya. Kukunin ko lahat ng kasya sa kanya. Wika ni Leandro, nabalik sa katinoan si Chai at nanlaki ang mga mata. Don't tell me, gagastos ka ulit ng milyones sa mga damit Leandro. Naghalo ang inis at kaba sa tinig ng babae, agad bumaling sa kanyang lalaki. It sounded so different when you uttered it, wika nito. Napalunok siya dahil bakit napuno ng kagalakan ang ekspresyon ng lalaki sa muka. Iniisip niyang sana hindi na lang niya binanggit ang pangalan nito dahil sa kakaibang sensasyon na dinudulot ng reaksyon nito sa tiyan niya. I like it. Tawagin mo na ako sa pangalan ko palagi ah. Dagdag nito, kaya napaiwas na ng tingin si Chai. Mabuti na lang at bumalik na ang sales lady dala ang mamahaling damit. Ito po yung mga iyon sir. Pwede po bang mahiram po si wife ninyo para sa fitting po? Wika ng sales lady. Nag-init ang pisngi ni Chai. Agad siyang umangat ng tingin para itanggi ang address ng sales lady sa kanya. Ngunit nakangisi na si Leandro at tumango sa sales lady. You can, maghihintay na lang ako. Okay po sir, halipo tayo ma'am. Pagak na usal ng sales lady. Walang nagawa si Chai at nagpaubaya sa agos ng mga paa niya. Tumatak talaga sa isipan niya ang naging address sa kanya ng sales lady. Kaya wala siya sa isipan habang sinusukat ang mga damit at ang malala pa. Halos saktong-sakto ang lahat ng mga iyon sa kanya. Walang hindi sukat. Nakakatuwa naman po at parang sinukat talaga sa inyo ang mga damit. Ano po ba ang height niyo ma'am? Kasi ang tangkad na ng mga damit na to eh. Curiosong tanong ng sales lady. 5'8", tipid na sagot niya. Umawang ang labi ng sales lady. Kaya palang tangkad talaga. Ang haba pa ng legs niyo, kaya bagay na bagay talaga sa inyong damit ma'am. Beauty queen siguro kayo ma'am no? Umiling si Chai. Hindi, talaga po? O baka naman model po kayo? Kasi bagay na bagay talaga sa inyo ang damit to. Parang ginawa talaga para suotin nyo. Hindi rin, simpleng mamamayan lang ako. Sagot niya na gusto pa sana niyang dagdagan na simpleng mamamayan lang sana siya na binili ng isang baliw na bilyonaryong handang gumastos ng milyones para lang sa mga damit. Nakakatuwa naman po kayo, pero kung ako nga rin po, kapag ganoon kagwapo't kayaman ng asawa ko, hindi na ako hahangad ng ibang karir. Biruin mong gagastos si sir ng aabot 5 milyon para sa mga damit po na to. Kinagat ni Chai ang ibabang labi. Tignan mo na nga't nababalo na talaga ang lalaki. Para niya na itong sugar daddy. Bibilhin mo talaga mga damit na yun? Bungad niya nang matapos sa fitting at bumalik kay Leandro. Tipid siyang inangatan ng tingin ng lalaki at walang sinabi. Ngunit sa pamamagitan ng pagtingin, gets na agad ni Chai ang nasa isip nito kaya napasinghap siya. Thank you ma'am and sir, balik po kayo. Naunang kunin ng bodyguards ang mga paper bags at dinala sa sasakyan habang naiwan naman sila. Naglalakad silang dalawa palabas ng butik nang dungawin siya ng lalaki. May gusto ka pa bang puntahan? Tanong nito sa kanya. Agad na paisip si Chai. Ito na ang pagkakataon upang makatakas siya na walang umaaligid ng mga tauhan. Kinakabahan man, nilakasan niya ang loob at hindi nagpakita ng kabasa na isip na plano. Sa CR lang sana, naiihina ako, aniya, at nagpanggap na naiihina.
Sinuri siya ng tingin ng lalaki at hindi rin nagtagal ay tumangurin. Itinuro nito ang entrance ng CR ng mall. "I'll wait for you there. Make it fast." "Okay, sige." Kumabog ang dibdib niya, ngunit wala siyang panahon para kabahan pa. Agad siyang pumasok sa entrance ng CR at ilang beses pang nilingon kung may nakasunod sa kanya. Nang wala ay imbis na pumasok sa pangbabaing CR, tinungo niya ang emergency exit doon kahit for personal allowed lang yun. "Ma'am, ano po ang ginagawa ninyo? Bawal po kayo rito." Saway sa kanya ng isang staff na naroon, nagulat ito sa biglaang pagpasok niya. Pigil ang hininga ni Chai. Nilapitan niya ang lalaking staff at hinawakan ito sa kamay. "May humahabol sa akin, sir, please. Huwag mong sabihin na dumaan ako rito, okay? Kailangan ko lang talagang makatakas." Desperadang wika niya sa staff. Naguluhan pa ito nung una, ngunit agad ding tumango at itinuro pa siya sa exit door palabas ng mall na para sa mga staff lamang. Tipid itong umiti sa kanya. "Thank you." Sobra-sobra ang pasasalamat niya sa lalaki at agad na tumakbo sa lugar na yun, ngunit hindi pa siya nakakalayo, narinig niya na ang malakas na boses ni Leandro. "Damn it, Chai!" Galit na mura ng lalaki. Hindi niya alam kung nakita ba siya nito, ngunit hindi lumingon si Chai. Mabilis at diretso ang takbo niya. Wala siyang nararamdamang pagod dahil sinapawan na siya ng kaba at takot. Nanlalamig ang katawan niya. "Chai!" Muling galit na sigaw ni Leandro. Lumiko siya sa parking lot palabas ng daan at agad pumara ng masasakyan. Saktong may tumigil na itim na kotse sa unahan niya at bumungad ang hindi pamilyar na mga muka. Pero dahil desidido siyang makatakbo, hindi siya nag-alinlangang pumasok. Ngunit kung mabilis siya, naging mabilis din ang paghatak sa kanya ng mga tauhan ni Leandro, kasabay ng pagpapaputok ng mga ito ng baril sa lalaking nasa loob ng sasakyan. Nanlamig at nilamon ng takot si Chai nang masaksihan kung paano tinamaan ang isa sa mga lalaki dahilan para mabilis na humarurot palayo ang sasakyan. Napatakbo ang mga tao at nagulat sa putukan. Pakiramdam niya, nabasag ang eardrums niya sa lakas ng tunog. Tumigil ang galit na si Leandro sa harapan niya. Sa oras na yun, takot at pangamba ang naghalo sa sistema ni Chai. "Ano sa tingin mo yung ginagawa mo, ha?" Galit nitong usal. "Nahuli namin, boss. Mabuti na lang at natanaw namin agad siya bago ka pa makatawag." Seryosong saad ni George habang hawak pa rin si Chai. Hanggang ngayon, pigil pa rin ang paghinga niya. Lalo pat ang ekspresyon ni Leandro ay sadyang nakakapagpigil ng hininga. Wala na itong inusal at tumalikod lamang sabay suksok ng baril nito sa tagiliran na para bang wala itong ginawa kanina lang. Abot liig na ang kaba niya. "Bilisan po ninyo, ma'am. Galit na po sa inyo si boss." Nag-aalala ang wika ni George sa kanya. "Hindi po kayo dapat basta-bastang pumapasok sa mga sasakyan. Hindi ninyo kilala kung sino ang mga taong iyon kanina. Mabuti na lang at agad silang nabaril ni boss." Napalunok si Chai. "Pakawalan nyo na lang ako, please." Mahinang pagmamakaawa niya at naiiyak na. "Hindi po pwede, ma'am. Dalaan nyo." Galit na usal ni Leandro. Nang lingon ni Chai, nakabantay na pala ito sa harapan ng sasakyan. Kung kanina lang ay maganda ang mood nito, ngayon ay wala nang bakas ng kahit anong galak. Hindi niya alam kung pagsisisihan niyang sumubok pa siyang tumakas, gayong paunti-unti na sana niyang nakukuha ang loob ng lalaki. Hindi niya alam ang gagawin, pero malinaw na human trafficking at kidnapping ang nangyayaring ito. May mga bagay pa siyang dapat at gustong gawin, ngunit hindi magawa dahil sa sitwasyon niya. May pangarap pa siyang gustong maabot, ngunit kung ganito ang sitwasyon niya, malabo iyong mangyari. Sa buong biyahe, tahimik ang lahat, walang may imik ngunit ramdam na ramdam niyang nagpipigil lamang ang lalaking magsalita sa galit nito. She's frustrated too, gusto rin niyang maglabas ng sama ng loob kaya taas baba ang kanyang balikat. Pagkarating ng bahay ay agad siyang dinala sa kwarto ng lalaki. Naiwan siyang mag-isa ron hanggang sa pumasok si Leandro. Dumiretso ito sa walk-in closet at hinubad ang suit na t-shirt. Ang bumabatak na muscles nito agad ang bumungad kay Chai. Matalim ang mga matang pinukol ni Chai sa lalaki. Hindi nagpatalo sa pagkabog ng dibdib dahil sa imahe ng lalaki. Ginantihan din iyon ng parehong intensidad ni Leandro. "Don't start at me, Chai. I'm still peace and I might pin you down." Galit na wika nito. Lalong umusok sa frustration ng ilong niya. Sa sobrang inis, ibinato na niya ang sandal sa pintuan kung kaya kumalabog ito.
Mabilis na umigting ang panganang lalaki. Bakit ako pa? Sigaw niya rito. Nabasag ang tinig sa pagtaas ng boses. Bakit sa dinami-raming babaeng pwedeng kunin mo? Bakit ako pa? Gusto ko mabuhay ng payapa't may kalayaan. Leandro, ayoko rito. Kinukulong mo ko, alam mo ba yun? Kaya bakit ako pa? Tumulo ang luha sa mga mata niya at napasinghap ang lalaki dahil doon. I said you wouldn't understand me. Kalmado na nitong usal. Mariing umiling si Chay. Hindi. Nagrarason ka lang. This is human trafficking. Hindi ako ari-arian na pinagmamay-arian ng kahit na sino lang. Tao ako at may karapatan sa kalayaan kaya pakawalan mo ko rito. I said you can't, Chay. Nakita mo yung nangyari sa mall kanina, di ba? Sa tingin mo ba, kung pakakawalan kita magiging safe ka? Hindi. Kung ano man ang iniisip mong malayang buhay sa oras na makatakas ka sa poder ko, hindi totoo yun. Dahil ng oras na namatay ang ama mo, hindi ka naligtas. You are in danger. Naririnig mo ba ako? Mariing usal ni Leandro. No, ikaw ang masama rito. Sinagip na sana nila ako kung hindi ka lang namaril. Ikaw ang masama, hindi sila. May paghalong galit, takot at hinanakit na saad niya. Malinaw na malinaw sa kanya kung paano dumaan ang bala ng baril ilang sentimetro sa kanya kanina. And she's afraid of it. She's traumatized. Nagulat si Leandro sa sinabi niya. Tila ba natauhan ito sa ginawa kanina? Kaya lumapit ito at hinawakan siya sa magkabilang balikat. I know you were traumatized by my sudden shooting earlier. But believe me, masasama ang mga lalaking yun, Chay. I'm really sorry. Sana hindi ko yun ginawa habang nandun ka. I'm sorry. Anitot siya ni yakap. Umawang ang labi ni Chay. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang init ng katawan ng lalaki, gumapang na rin patungo sa kanya. Lalo pat walang suot na t-shirt ng lalaki. Ang sama mo. Hindi niya alam, ngunit sa kabila ng galit at takot sa lalaki, nakaramdam siya ng init sa dibdib nang yakapin siya nito. Siguro dahil ilang taon na mula nang may umakap sa kanya, mula nang ibenta siya ng madrasta sa bar, hindi niya na ulit nakita ang bedridden ama. Her father was the last person who hugged her, pero ngayong wala na ito, wala na. Ngayon lang ulit niya naramdaman ang init ng isang yakap. I promise I won't do that again. I'm sorry. Pumikit si Chay at idinikit ang muka sa dibdib ng lalaki. Kahit pa nagwawala ang kalooban niya, his scent is making her calm in a good way. Those scenes earlier in her head slowly faded as she inhaled his manly but gentle scent. Believe me, I'm just doing this for your own good. When the time comes, I'll tell you everything you need to know. But for the meantime, you need to trust me. Trust me, Chay. Trust me like your life depends on me. Buong gabi, hindi nakatulog si Chay. Ang daming nangyari sa buong araw niya. Ngunit ang huling senaryo bago siya pumasok ng kwarto ang pabalik-balik na pumapasok sa kanyang isipan. Ang amoy, boses, yakap at presensya ni Leandro. She's in her deep thoughts thinking of him. Akala talaga niya sasaktan siya ng lalaki matapos niyang sumubok tumakas. Ngunit nagawa pa siya nitong yakapin. Tuloy, ang dami-dami niya nang iniisip. Kinaumagahan, tanghali na siyang nagising. Bumalik sa normal ang naging tagpo. Minsan, nakakausap niya si Carrie kapag nagagawi ito sa kwarto. Ngunit madalas, ang lalaki ang kanyang kasama. Ang mga pag-uusap nila ni Carrie, puro lang naman katatawanan at kadalasan mga experience ng babae. Unti-unti niya nang tinuturing na kaibigan ito. Samantalang si Leandro, palagi na siyang sinasama nito sa tuwing magdadrive ito para hindi siya maburyong at minsan nililibot nila ang buong mansyon. Sa ganoong paraan, nakakalimutan niya ang buhay sa labas at hindi na nakakaramdam ng boredom. Unti-unti na rin niyang nakakalimutan ang bagsik na dinulot ng nakaraan niya, kasama ang masama niyang madrasta. Naaliw na rin siyang magbasa ng mga libro patungkol sa engineering at architecture at minsan pang nahuli ni Leandro sa library. You are reading an architectural book? Oo, tipid na sagot niya. Matapos kunin ang isang folder sa desk nito, tumigil si Leandro para harapin siya. Are you interested in building infrastructure? Napapansin ko rin may alam ka sa engineering. Kaswal na wika nito. Natiimbagang si Chay at tumingin sa mga libro. I was interested in engineering back then dahil engineer din si Papa. Kaswal na sagot niya. Napatitig sa kanya ang lalaki. So gusto mong maging katulad ng papa mo, ganun ba?
Oo, kaso patay na siya at sira na ang pangalan dahil sa isang malaking pagkakamali sa trabaho niya. Alam kong hindi ka na nakapag-aral, pero pwede ka pa namang mag-aral pa. Just tell me, I can provide for you. Lumingon siya kay Leandro. Homeschooled ba? Wag na lang. Aniya at nagkibit ng balikat. Then I can teach you myself. I am an engineer and architect at the same time. You can learn from the best. In short, from me. Mumuso si Leandro pagkatapos ng sinabi. Napanguso rin tuloy si Chay. Nag-init ang pisngi niya at naalala na naman ang araw na niyakap siya ng lalaki. Aalis na muna ako. May mga meeting pa ako sa mga foreign investors. But I'll be back before 6. Sabay na tayo maghapunan, alright? Wika ni Leandro. Tumango siya at muling nagbasa ng libro para wag mapunta sa lalaki ang atensyon. Goodbye, Chay. Pahabol pa nito sa kanya. Goodbye. Kinagat ng dalaga ang ibabang labi at binuksan ang libro sa sunod na pahina. Muli pang bumukas ang pintuan kaya akala niya may nakalimutan si Leandro. Ngunit nagulat siya kung sino ang pumasok. May naiwan ka ba, Lila? Agad na ibaba ni Chay ang libro sa kandungan. Ang babaeng dahilan ng sugat niya sa pisngi ay siyang nasa harapan niya ngayon. Sumimangot agad dito sa kanya. Ang kapal naman na mukha mong tumambay rito. Hindi ba't binili ka lang naman ni boss bilang parausan? Ngayon umaakto ka ng Reyna sa pamamahay na ito? Walang habas na usal nito sa kanya. Natutupang ang labi ni Chay. Napatayot balak na lang sanang lumabas ng library. Ngunit hinarang agad siya ni Lila. Wow naman! May pa-branded ka ng damit ngayon. Nung huli kitang nakita, mumurahing tela lang ang suot mo ah, na halos hindi pa nga matabunan ng katawan mo. Hindi ko inakala na tatagal ka talaga rito. Akala ko nga 2 araw ka lang. Kumusta? Ang saya-sena ng buhay mo ngayon eh, no? Ew, pok-pok. Kumuyom ang kamay ni Chai sa mga sinabi nito. Ingit na ingit si Lila sa kanya. Palibhasa, halos 5 taon na itong nagtatrabaho kay Leandro. Ngunit ni isang bagay, wala itong natanggap sa lalaki. Pera? Oo, pero maliban dun ay wala na. Kahit atensyon ng lalaki ay kailanman hindi nito nakuha. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Pasensya na, o kung saan ka humuhugot ng sama ng loob. Pero wala naman ata akong atraso sa'yo. Pasensya na, padaan. Kalmadong usal ni Chay. Bakit kita padadaanin? Mag-usap muna tayong 2. Kamusta ang buhay mo rito ha? Kwentuhan mo naman ako. Gustong gusto mo naman. Sarap na sarap ka naman. Sarkastikong wika nito. Napapikit siya at humugot ng hininga. Wala kang alam. Tumiimang bagang niya. Aba naman, malamang wala akong alam dahil palagi kaming magkasama ni boss sa kumpanya. Pero sigurado kung pagsasawaan ka rin nun. Ilang araw ka na rito, baka sa susunod na araw ibabasura ka na nun katulad ng mga naging unang babae niya. Halos manlisik pa sa inggit ang mga mata ni Lila. Napailing-iling si Chay at nilagpasan na lang ito bago pa siya makasagot. Hindi naman siya naapektuhan sa mga sinabi nito dahil wala rin naman siyang pakailam kay Leandro. Kung ibasura man siya ng lalaki, pabor pa nga ito sa kanya. Wala naman siyang nararamdaman para sa lalaki. Mabuti na lang at hindi na siya hinabol pa ni Lila. Yun ang buong akala niya dahil lumipas muli ang mga araw at unti-unting tumubo ang tensyon sa kanya. She started overthinking na nauwi sa pagkabog ng dibdib niya sa tuwing malapit ang lalaki. Sa gabi hindi rin mawala sa isipan niya ang mukha ni Leandro kahit sa kanyang panaginip. Hey, I heard you painted in the library earlier, sabi ni Larry. Pwede ko bang makita? Halos mapatalon sa gulat si Chay nang bigla na lang sumulpot si Leandro habang tinatanaw niya ang malapad na garden sa teresa ng 3rd floor ng mansyon. Bigla ka na lang sumusulpot? Aniya at sinapo ang dibdib. Sa mga naglipas na araw, napagdesisyonan niyang ibigay muna ang tiwala sa lalaki at wala nang balak tumakas. She's being treated like an important person too, kaya ramdam niyang may safety siya sa mansyon nito. Marahang natawa ang lalaki sa kanyang inusal. Where's your painting? I want to see it. Nasa good mood ito ngayon matapos maging successful ang business plan sa mga bagong kasosyo sa pinaplanong project. He miss her too. Buong umagang nasa isipan nito ang dalaga kaya hindi mapakaling hindi siya makita. Idinikit ko sa library, sa wall, sa gilid ng study table mo. Nahihiyang tugon ni Chay. Lalong lumapad ang ngisi sa labi ni Leandro. I want to see it. Come with me. Anito at inilahad ang kamay sa kanya. Kumabog naman ang dibdib ni Chay sa pag-alok ng lalaki.
Akma pa lang sana niyang ibibigay ang kamay ay agad na siyang hinatak ng lalaki palabas ng kwarto. Dumaan sa hallway kung saan nag-uusap si Carrie at si George, patungo sa library kung saan naman bagong labas lang si Lila. Nagulat pa ito nang makita silang dalawa sa pintuan. Halata ang panik sa muka. "Boss, nakauwi ka na pala." Nauutal na usal ni Lila. Tahimik lang at hindi nakailam si Chai. "I had finished my meeting earlier, kaya umuwi na ako. How about you? Natapos mo na ba yung inutos ko?" Kaswal na tanong ni Leandro. "Oo boss, pumunta ako rito dahil akala ko dito ka dumiretso." Tugo naman ni Lila at pasimpleng sinipat ng tingin si Chai. There's still bitterness in her expression, the way she look at her. "You don't need to come here. Basta tapos mo na yung pinapagawa ko, pwede ka na umuwi." Tipid na wika ni Leandro at hinatak na si Chai papasok ng library. Naiwang umiigting ang bagang ni Lila sa labas. "San mo idinikit?" Mas daig pa ni Leandro ang bata sa pagiging excited, kaya natutop ni Chai ang labi. Tinignan niya ang wall kung saan niya idinikit ang painting kanina, ngunit kumunot ang noo niya nang makitang wala iyon dun. Wala na ang ginawa niyang portrait ni Leandro sa wall. "Ha? Diyan ko lang yun idinikit kanina ya." Takang usal niya sa sarili. "Nasaan na?" Peking umuwi si Chai at napakamot ng ulo. "Pasensya na, nakalimutan ko palang nagkamali ako sa dulo, kaya minabuti ko na lang na itapon. Huwag kang mag-alala, gagawa na lang ulit ako bukas, gagandahan ko pa." Tipid ng ngiti ang pinakita niya kay Leandro para ito ay makumbinsi, pero kahit siya, naguguluhan din kung saan napunta ang painting. Then, she remembered na galing sa loob ng library si Lila, kaya lumakas ang kutob niyang ito ang may motibo sa pagkawala ng kanyang painting. Larawan pa naman iyon ni Leandro habang nakaupo sa swivel chair nito, pero wala na siyang magagawa. That woman hates her. Hindi niya na napansin na natulala na pala siya, kaya marahang hinawakan ng lalaki ang bewang niya. "Don't be sad. Let's just eat outside. Ako rin may gustong ipakita sa'yo." "Ano naman yun?" "Hindi na yung sikreto kung sasabihin ko sa'yo. So lalabas tayo ngayon?" Hindi na ilihim ang kagalakan sa kanyang boses. "Yes, and no runaway plan please." "Oo na, hindi na. Wala naman akong plano. Masaya lang ako na makakalabas na ako muli. Thank you." Pagak na usal ni Chai, gumuhit din ang ngiti sa mga labi ni Leandro. Pinagmasdan nito ang nakabungisngis na si Chai at lalo lamang nahuhulog dahil sa ganda nito. "Teka lang, magpapalit lang ako ng damit." Paalam sana niya, ngunit umiling na ang lalaki. "You don't need to change your dress. Maganda ka na sa damit mo ngayon. The loose dress suits you very well." Namula ang pisngi niya sa pa-compliment ng lalaki. Pakiramdam niya, isa na siyang kamatis sa pamumula. Natawa si Leandro, inangat niya ang tingin. "You're blushing really hard." Minasahin ni Leandro ang tulay ng ilong niya. Ilang minuto pa, lumabas na nga sila at dumiretso patungong garahe ng mansyon. "San kayo pupunta boss? For the data mga Ferson?" Umahagik-gik si Carrie. Namula ang pisngi ni Chai, napailing-iling si Leandro. "Sana all may jowa. Next time talaga, aayain ko na si George mag-date para naman hindi ako matandang dalaga na walang experience." Dagdag pa nito, ang kawawang George na damay pa kaya napakamot ng batok. "Dinamay mo pa ako Carrie, eh si Lila kaya ang ayain mo. Sigurado ma-enjoy mo." Wika ni George. "Hindi, ikaw ang gusto ko. For the love team tayo aba. Babae naman ang gusto mo kahit babae ka diba?" Pinagbuksan muna ni Leandro si Chai at pumasok din sa kabila. Silang dalawa lang aalis at may iwan ng mga bodyguards. Tahimik lang, ngunit sobrang ingay ng puso ng dalaga sa loob. 10 minuto lang at tumigil na ang sasakyan sa harap ng isang antique na building. It looks like an ancient type of building. Yung mga sinaunang building sa Greece, sumunod lang siya sa likuran ng lalaki nang pumasok sila. "Welcome to Corinto Exhibition, sir. We are glad to have you here. And of course, your muse, ma'am. It is a huge pleasure to be visited by our country's most renowned name in engineering and real estate." Usal ng pitit at maliit na babae, ngunit mukhang manager ng lugar. Umawang agad ang labi ni Chai nang makita kung ano ang mga naroon. Nasa isang architectural exhibition lang naman sila at bawat sulok ng lugar mayroong miniature na mga establishmentong sobrang ganda ang pagkakadisenyo. The miniatures of the famous landmarks in the world. "Ooh,
hindi na napigilan ni Chai ang sarili sa pagkamangha. Naagaw niya ang atensyon ni Leandro. Gusto mo ba rito? Malambing nitong tanong. Agad siyang tumango na parang bata. Tama ba ang mga nababasa ko? Nanggaling pa ito sa ibang bansa? Ang orihinal na modelo ng mga sikat na building sa buong mundo? Nananaginip ba ako? You're not dreaming, baby. What you see is real. Come on, you can touch it. Walang magagalit sa'yo. Alok pa nito. Kinagat ng dalaga ang ibabang labi. Natitempt siya sa offer ng lalaki, ngunit kinakabahan na baka masira niya at mahalang bayad doon for sure. Ayoko, baka masira. This miniature is made of quality materials. Hindi yan masisira. Come on, spoil yourself. You like architectures and engineering, right? Napuno ng kagalakan ng dibdib ni Chai. Hindi niya alam na dadalhin siya ng lalaki sa ganitong klaseng lugar. Sa mga libro, palagi niyang nababasa na dinadala ng bidang lalaki ang babae sa restaurant, sa mall or sa beach. But this man is built different. Pinag-isipan nito ang next move. Try it. Tumingin si Chai kay Leandro. Ilang minuto siyang tumitig sa lalaki. Humuhugot ng lakas ng loob bago unti-unting inangat ang kamay para haplusin ang miniature ng Eiffel Tower. Nakakaginhawa agad siya. She felt satisfied and great. Napangiti siya ng malapad. Nasapo niya ang labi sa sobrang tuwa. I told you it won't bite. Nagawa pa siyang asarin ng lalaki. Parang totoo yung nahawakan ko. This felt surreal. Wika ni Chai. Pakiramdam niya, isa siyang higante na hawak lang sa isang kamay ang mga malalaking building. Leandro smiled. Nasasayahan din itong makitang nakangiti siya. Ila siya ang tamis sa mapait na buhay ng lalaki. Sa susunod na section, naroon naman po yung mga paintings, ma'am. Then we also have some antiques in the last floor. Sad ng manager. Lalong napabungis-ngis si Chai sa narinig. Kaya naman, hinalughog talaga niya ang buong building dahil lahat ng naroon, interesado siya. Masaya namang nakasunod si Leandro sa kanya. At tama na pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Kinuwentuhan pa siya nito na mostly sa mga naroon ay napuntahan na nito in real life, kaya naman bilib na bilib si Chai. Maraming salamat ah. Buo at bukal sa pusong pasasalamat niya sa lalaki nang nasa loob na sila ng sasakyan. Ang dalawang oras na lumipas sa art exhibition, sobrang memorable para sa kanya. One of a kind experience para kay Chai. Hinarap siya ni Leandro. Masaya ka ba? Oo, ilang taon na rin mula nang huling makapunta ako sa isang art exhibition, kaya sobra talaga ako natutuwa. Maraming salamat, Leandro. Napanguso ito. Pinipigilan ang sarili nitong mangiti. Hindi nito alam, ngunit nagiinit ang tenga nito sa pasasalamat ng dalaga. You're welcome, anito at itinago ang ngiti. Sa sumunod na araw, ang National Museum and Library naman ang kanilang pinuntahan. At dahil kilala ng lahat si Leandro, pinayagan pa siyang hiramin ang orihinal na kopya ng mga librong international patungkol sa structural. Pumunta rin sila sa kumpanya ng lalaki. Magandang araw po, sir and ma'am. Sinalubong sila ng mga konfeti ng mga staffs pagpasok sa opisina ni Leandro. Make yourself comfortable, okay? Mainam na usal sa kanya nito. Tumango naman si Chai. Nakaka-overwhelm bang mga empleyado mo? Nahihiyang bulong niya rito. They're like that. Masanay ka na dahil mula ngayon, palagi ka nang bibisita rito para hindi ka maboard sa mansyon. Kinagat niya ang ibabang labi, nakangiti pa rin ng matamis sa kanya ang mga empleyado. Mostly nang naroon ay mga head ng bawat department ng company, kaya nahihiya siya. Among them, si Lila lang itong hindi makangiti. She stayed the whole morning in Leandro's office. Naroon siya habang nagtatrabaho ang lalaki. Hindi naman siya na-board dahil kitang-kita ang buong Manila sa clear glass wall sa opisina ng lalaki, kaya naaaliw siya ron. Nagbabasa rin siya ng mga libro. You okay there? Check nito sa kanya ilang sandali pa. Ikatlong tanong na nito sa kanya. I'm okay. Sagot niya at ngumiti para ipakitang sincero siya. Ilang sandali pa, nagpaalam mo na si Leandro dahil may meeting ito sa conference room. Naiwan sa opisina si Chai. Ngunit nang makaramdam ng pagkaihi, lumabas din siya para tumungo sa CR. Nakaamoy pa siya ng amoy ng sigarilyo, kaya napasimangot siya. Nasa loob siya ng cubicle nang marinig na may mga pumasok at nag-uusap. Nakita mo yung girlfriend ni Sir Leandro Rain? Ganda-ganda niya, 'di ba? Salita ng kung sinong babae sa labas. Oo, mukhang half nga eh, kasi ang ganda-ganda ng kutis.
Ang galing talaga ni Sir pumili ng babae. Komento naman ng isa pang babae. Oo, naalala ko yung si Ma'am Sunshine nung nakaraang taon. Ang ganda rin nun kaso, balita ko hindi naman naging sila ni Sir. Magkaibigan lang ata sila. Pero ang ganda talaga ni Ma'am Chai. Kapag siguro magkakaanak silang dalawa, ang ganda-ganda rin ng anak. Biruin mo yun, mahihain nga lang si Ma'am pero mukha namang mabait. Hindi natin sigurado yan, pero baka nga kasi ayaw na ayaw ni Sir ng mga suplada, diba? Ilang beses nga nun napagalitan si Lila dahil sa pagiging masungit sa atin. Napatiim ng bagang si Chai nang marinig kung saan napunta ang pag-uusap ng dalawang empleyado. Akma na sana siyang lalabas ng cubicle nang may nauna nang lumabas sa katabing cubicle. At ako pa yung pinag-uusapan ninyo ha? Ano naman ngayon kung suplada ko? Nanlaki ang mga mata ni Chai. Si Lila ang nagsalita. Ibig sabihin ay si Lila ang nasa katabing cubicle niya. Siya iyong naninigarilyo kanina. Ah, Lila, nandyan ka pala. Naging halata ang kaba sa boses ng mga babae. Lumapit siya sa pintuan para marinig ng malinaw ang nangyayari sa labas. May problema ba kayo sa akin? At kung makapuri kayo roon sa babaeng si Chai, kala nyo kung sinong diyosa? Masama ang ugali nun para malaman nyo. Wika ni Lila. Lila naman, baka pagalitan ka na naman ni Sir sa mga sinasabi nyo kay Ma'am Chai. Halos pahapyaw na tugon ng isang babae. Bakit? Isusumbong nyo ko? Subukan nyo lang. Lagot kayo sa akin. Doon na lumabas si Chai ng cubicle dahil hindi niya napigilan ang sarili at umakyat ang inis sa kanyang litid. Hindi na kailangan dahil ako nang magsasabi kay Leandro, Lila. Seryosong usal niya at seryoso ang mga matang ito'y tinignan. Halos takasan ng espiritu ang dalawang babae nang makitang lumabas din siya. Napaatras sa mga ito at nagpabalik-balik sa kanila ni Lila ang mga tingin. Sarkastikong tumawa si Lila at napahalukip-kip. As if naman natatakot ako sa'yo. Sino ka ba ha? Isa ka lang namang bayarang babae na binili ni Leandro para gawing parausan. Ang kapal mo? Walang takot na wika nito sa kanya. Kumuyom ang mga kamay niya. Agad nagbulong-bulungan ang dalawang babae. Pakiramdam niya, umakyat ang pagkulo ng dugo sa ulo niya. Talaga ba? At sino ka naman? Ang assistant na desperada? Makuha lang yung atensyon niya? Kahit harapan namang pinapakita ni Leandro na wala siyang amor sa'yo? So sino sa atin na makapal? Ako na ginastusan niya ng ilang milyon? O ikaw na kahit katiting na atensyon walang ibinigay? Hindi alam ni Chai kung saan niya hinugot ang mga salitang yun, ngunit napuno lang talaga siya kay Lila. Naalala niya pa kung paano pinunit ng babae ang kanyang painting. Nakita na lang niya yun sa basurahan nung nakaraan sa sobrang paghahanap. Umusok sa sobrang iritasyon na mukha ni Lila. Agad nitong hinatak sa braso si Chai. Ikaw, ang kapal ng mukha mo magsalita. Galit na usal ni Lila. Nagtaas baba rin ang dibdib ni Chai dahil sa iritasyon. Siguro dahil tumama rin sa kanya mga sinabi ng babae na bayaran lang siya. Lila, kinakabahang saway sa kanya ng dalawang babae. Pinalisikan niya lang ito ng mga mata. Huwag kayong makialam dito, sigaw ni Lila. Gusto mo bang masisanti ni Sir? Hindi tama tong ginagawa mo, wika ng isa. Wala akong pakialam. Kung masisanti man ako, kailangan ko munang masampal ang babaeng to. Pagwawala nito, kinagat ni Chai ang ibabang labi. Nagtapang-tapangan lang siya sa labas, ngunit natatakot din siya sa loob. Bago pa siya masampal ni Lila, may boses ng umaalingaungaw sa lugar. Anong nangyayari rito? Bumukas ang pintuan ng CR at bumungad ang seryoso at madilim ang paninitig na si Leandro. Ang tingin nito ay agad na punta sa kanya. Napalunok siya. Sir? Kinakabahang usal ng dalawang empleyado. Agad silang lumabas ng CR at umalis ng lugar na yun sa takot na madamay sa galit ng boss nila. Umawang ang labi ni Lila ng matauhan. Lila? Kalmado nitong usal, ngunit ramdam ang galit. Hindi ba't binalaan na kita? Isang hawak pa sa babae ko at malalagot ka na sa akin. Anong ginawa mo? Nagkakamali ka ng iniisip, boss. Misunderstanding lang ang nangyari, sagot ni Lila. Hindi na maituwid ang dila dahil sa sobrang kaba. Miwas ng tingin si Chai dahil sa kasinungalingan ito. And you think maniniwala ko sa rason mo? Ano bang tingin mo sa akin? Uto-uto? Namdam na ang galit sa boses ni Leandro. Nanginig ang labi ni Lila. Tumingin ito kay Chai at natauhan sa ginawa. Gusto na sana nitong humingi ng paumanhin ngunit umiwas ang dalaga. Umalis ka na. Kunin mo lahat ng gamit mo dahil ngayong araw na yung huling pasok mo rito. You're fired.
Blankong wika ng lalaki. Agad na paluhod sa sahig si Lila. Sinapo ang muka. Tila pinagsakloban nito ng langit. Boss, wag naman. Kahit si Chai, umuwang din ng labi dahil hindi niya inaasahan na gagawin ito ng lalaki. Sa mga nagdaang araw, ngayon niya lang ulit nakitang galit ito. Nakakatakot talaga itong labanan ng tingin. I gave you chance. Naging mabait ako sa'yo kahit pa alam kong ikaw ang pumunit sa painting ni Chai. At kahit sinadya mong sugatan ng pisngi niya. Pero sa tingin mo ba, hahayaan na lang kita? Sa lahat ng babaeng kilala ko, ikaw mismo ang nakakaalam kung paano ko alagaan ang mga pagmamay-ari ko. You've lost your place in this company. Gawan, huwag ka nang magpapakita sa akin. Bago pa makapagsalita si Lila, agad nang tumalikod si Leandro at hinatak palabas ng CR si Chai. Ramdam na ramdam niya ang higpit ng hawak ng lalaki sa kabila ng paghingi ng paumanhin ni Lila. Boss, patawarin niyo po ko, promise. Hindi na mauulit. Boss, I'm sorry. Boss Leandro, sinaktan ka ba niya? Sabihin mo sa akin. Hinarap agad siya ni Leandro pagkalabas nila. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at nag-alala ang mukhang sinipat ang buong katawan niya. Okay lang ako. Walang lakas na saad niya. But you look pale. Are you sure? Hindi kumbinsido ang lalaki. Umiwas ng tingin si Chai. Hindi siya mapakali sa mga sinabi ni Lila. Pakiramdam niya, sinampal siya sa harap ng maraming tao. Pakiramdam niya, nawalan siya na mukhang maiyaharap sa mga empleyado ng lalaki. Masama lang ang pakiramdam ko. Gusto ko lang sanang magpahinga. Pwede na ba akong umuwi? Bumagsak ang balikat ng lalaki. Sige, ipapahatid kita kay George. Magpahinga ka, okay? Uuwi rin agad ako. Tumango siya sa paalala ng lalaki. Pagkahatid sa kanya ni George sa mansyon, agad nagpalamon sa kama si Chai. Pinakiramdaman niya ang sarili hanggang sa hindi niya na namalayang umiiyak na pala. She felt humiliated, nanliliit siya sa sarili. Nag-sink in sa kanya ang paratang ni Lila na hindi niya maitatanggi kahit hindi naman talaga totoong bayaran siya. Friend, mabilis niyang ibinaon ng sarili sa loob ng kumot nang maramdamang kumatok si Kari sa labas ng kwarto. Dala ko ang pagkain mo, hindi ka bumaba, okay ka lang ba? Nag-aalala nitong usal. Pasok ka, Kar. Sagot niya. Pilit pa niyang itinago ang namamalat na boses dahil sa pag-iyak. Bumukas ang pintuan, pumasok si Kari at ilang sandali pa, naramdaman niyang bumaba ang kama sa likuran niya. May sakit ka ba? Nakakulong ka lang sa kwarto mo mula nang umuwi ka. May nangyari ba sa kumpanya? Wala naman, inaantok lang ako. Pagsisinungaling niya sa kaibigan, nakatalukbong pa rin siya sa kumot. Sigurado ka, pwede kang magkwento sa akin. Kung si Lila ang dahilan, ay abay isang salita mo lang, susugurin ko talaga ang bruhang yun. Hindi, okay lang talaga ako. Hindi kasi ako nakatulog ng maganda kagabi, kaya binabawi ko ngayon. Nagsasabi rin siya ng totoo sa parting yun. Natahimik lang sandali si Kari. Sa pananahimik na yun, rinig na rinig ni Chai ang pagkabog ng dibdib niya. Tila ba nasa malalim na pag-iisip si Kari? Sigurado ka talaga? Anitong nag-aalala. Mapait siyang umiti, lihim na humihingi ng paumanhin sa babae sa isipan niya. Oo, sagot niya rito. O baka naman nagdadalang tao ka na, baka buntis ka kaya masama ang pakiramdam mo. Sinundot-sundot pa siya ni Kari sa kanyang tagiliran. Gusto niyang matawa sa kakulitan nito, ngunit mabigat talaga ang loob niya ngayon. Basta kapag manganak ka na, ako yung unang ninang ha, reregaluhan ko siya ng lumang Barbies ko. Magaganda pa kaya mga Barbies ko nun. Kulang na nga lang sa buhok kasi trying hard na barbero ako nung bata. Ikaw talaga? Sige na, lumabas ka na dahil magpapahinga na ako. Mamaya na ako kakain. Aniya at pasimple na itong itinaboy dahil alam niyang kung tumagal pa si Kari, malalaman na nga nitong umiiyak siya. Sige, sige, babush, kumain ka ng marami, okay? Para sa future na inaanak ko. Ingay-ingay nito, kaya naman na makalabas na ito, wala nang tumulong luha sa mga mata ni Chai. Ngunit sa kaloob-looban, umiiyak pa rin ito. Lumipas ang isang oras, hindi niya na nakayanang humigalang kaya siya'y bumangon. Kinuha niya ang itim na ball cap ni Leandro at sumuot ng jacket. Balak na lang niyang umalis sa bahay ng lalaki kaysa sa manatili. Pasensya na't patawad sa gagawin ko. Tulala at walang emosyong usal ni Chai. Balak na lang niyang magpakalayo-layo at ayusin ang buhay. Ngunit bago pa man siya makahakbang, bumukas na ang pintuan ng kwarto at pumasok si Leandro. Chai, anong ginagawa mo?
gulat nitong tanong nang makita siyang ayos na ayos. Agad umiwas ng tingin si Chai at namula ang mga mata. She's ready to shed some tears the moment she saw him. Hindi niya alam ngunit nagiging emotional sa nangyari kanina. Mahal niya ang lalaki ngunit naguguluhan siya. Do you plan to go away again? Balak mo na namang iwan ako. Hindi ako nababagay rito, Leandro. Tama si Lila. Isang bayarang babae lamang ako na binili upang maging parausan mo. Umigting agad ang panga ng lalaki. Sinong nagsabing ganun ang tingin ko sa'yo, ha? Kasinungalingan yan. Kahit kailan, hindi naging ganun ang turing ko sa'yo. I love you. Hindi mo ba ramdam yun? Puno ng sama ng loob na salita ng lalaki. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Sa unang beses, inamin ng lalaki ang nararamdaman nito sa kanya. Hindi niya alam kung saan ang mangingibabaw, ang puso o ang isipan, ngunit pinili niyang unahin ang utak. Lahat ng ginawa nating magkasama, all of those, I did it passionately. Hindi mo ba nakita yun? To me, you're not a whore. Even if you do, I don't care, Chai. I love you. Yun lang ang mahalaga sa akin. Bumaba ang tingin niya sa sahig. Nalunod siya sa mga salitang binitiwan ng lalaki. Sa kanilang dalawa, ito ang may nag-uumapaw na frustrations. Look, kaya ba nag-iba ang mood mo kanina? You were affected by Lila's words? Marahang tanong nito sa kanya. Pumikit at humugot ng malalim na hininga si Chai. Unti-unti siyang tumango. Namungay ang mga mata nito at hinawakan ang mga kamay niya. Marahan niya itong hinaplos at kapwa sila kumalmang dalawa. I love you. Walang alinlangan itong usal sa ikalawang pagkakataon. Nag-init ang leeg ni Chai hanggang sa umakyat sa kanyang pisngi. Lalo siyang hindi makatingin sa lalaki. Narinig mo ba ako? Mahal kita, Chai. Dinungaw pa siya ni Leandro dahil kahit anong habol nito sa mga mata niya, iwas na iwas siya. Kinagat niya ang labi. Mahal din naman kita. Kulang na lang, maging kamati siya sa pagpula ng kanyang pisngi. Agad bumungis-ngis ang lalaki sa sagot niya. Really? You do? Anito at tunog ng iinis. Oo naman. Napanguso siya. Humalakak ito at agad siyang niyakap. Ginulupan ito ang buhok niya. Silly. I know. Tuluyan niyang kumalma si Chai. Umupo na silang dalawa sa gilid ng kama at magkaharap. Nagkakatitigan lang silang dalawa hanggang sa buntong hininga si Leandro. So I guess, this is the right time to tell you everything. Panibagong emosyon ang humari sa sistema ng dalaga. Excitement at kaba. Dahil hindi man niya linawin, alam niya ang tinutukoy ng lalaki. She's anticipating for it too. Ilang gabi na siyang hindi makatulog dahil sa iniisip nito ang totoong rason ni Leandro kung bakit siya nito binili ng 50 million. I know, you were having some sleepless nights thinking about it. Bakit ikaw? Bakit ako gumastos ng 50 million? Bakit kita dinala sa pamamahay ko when you don't even know me in the first place? Bakit ako nasa lugar na yun? Sinimula na yun ang lalaki sa mga sandaling palaging tinatanong ni Chai sa sarili, and she can't help but nod at him. Tama nga ito. Can you promise me one thing? What is it? You can cry in front of me if you want, okay? You can also tell me to stop if you don't want to hear any of it. Alright, go on now, Leandro. I'm waiting. Malumanay na wika niya. Marahang tumikim si Leandro at matiim siyang pinagmasdan. Your father was involved in an illegal organization, Chai. Napatitig si Chai sa kanya. Kinagat ang labi at halata ang gulat sa mga mata. Marami siyang gustong itanong, ngunit pinili niyang magpatuloy mismo ang lalaki. Kakagustuhang mabawi ang perang nawala sa kanya, he joined this illegal organization, ngunit ito rin lang ang umubos sa mga perang natira sa kanya. Particularly, you're supposed to be personal fund from your late mother na makukuha mo lang once you're turned 23. Pinakailamanan niya iyon until nothing left to you and your family. Tumubo ang kabog sa dibdib niya. Nanindig ang palahibo ni Chai sa mga impormasyong yun. At kung bakit alam ko, yun ay dahil bago siya namatay, he reached out from me, asking for my help, hindi para tulungan siya makuha ang pera sa illegal organization, kundi para sa kaligtasan mo. Alam niyang binenta ka ng madrasta mo sa isang bahay ampunan, ngunit dahil sa kalagayan niya, wala siyang nagawa at wala ring pera para tubusin ka. He was helpless at alam niyang sa oras na mamatay siya, hahabulin ka ng mga taong sangkot sa organisasyon na yun. Hindi pa nila alam nung una na binenta ka ng madrasta mo. Pero bakit ako? Bakit ako nadamay?
Takang tanong ni Chai, "You are the collateral damage of your father's death to them. Plus the fact that you're beautiful. They'll surely make a good amount of money kapag ibinenta ka nila. Or your organs will be sold abroad for a whopping $1 million price." Umawang ang labi ni Chai. Di siya makapaniwala. Nakailang lunok siya. 2 months before your father died, I started tracking your infos to keep you safe. Ever wondered na may mga taong gustong lumapit sa'yo sa bar, ngunit hindi nakalapit? Ani Leandro. Umawang ang labi ni Chai nang maalala ng ilang beses nang nangyari yun. Oo, nasa po niya ang labi. Kaya kahit ilang beses siyang pinilit ng umampun sa kanya na makipaglandian sa ibang customer, palaging hindi nangyayari dahil may nagbabayad na iba. Si Leandro pala yun. Ikaw pala ang dahilan nun. Hindi makapaniwalang saad niya. Since then, I became interested in you. Araw-araw na akong pumupunta sa bar para bantayan ka habang hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataon na tubusin ka. At nang matunugan ko na gusto ka nang bilhin ng sindikato, yun ay hinigitan ko agad at kinuha kita. That's how you met me. Kitang-kita kung paano dumaan ang galit sa mata ng lalaki pagbanggit nito sa madrasta niya at sa illegal organization na yun. Madaling malaman na may galit itong tinatanim sa kanila. Nang malaman nilang akin ka na, they stop. But not until they discover that you are trying to escape from me. Kaya ang mga taong nasa sasakyan sa mall nun, tauhan nila yun. Kung nakuha ka man nila, mahihirapan na akong bawiin ka, Chai. Thank God, nandun ang mga tauhan ko. Mukha lang silang hindi seryoso, pero mga matataas ang profesyon ng mga tao ko. Ramdam tuloy ng pagsisisi at konsensya si Chai nang malaman ng katotohanan. If she just knew it, hindi na sana siya tumakas. But you don't need to worry anymore, okay? Now that they know you're comfortable and happy with me, wala na silang balak na habulin ka. Alam nila ang kakayahan ko once na hawakan nila ang pag-aari ko. I'm more evil than you thought I can be. Tumango si Chai. Mabigat ang mga impormasyong nalaman niya at mahirap unawain, ngunit bukas ang puso't isipan niyang ito ay intindihin. Natahimik siya. Iniisip ang mga nangyari nun. Pinagmasdan lamang siya ng lalaki. Nang pakiramdam niya kaya na niyang tanggapin lahat ng nalaman, huminga ng malalim si Chai at umangat ang tingin kay Leandro. There's only one thing she want to know at this moment. Bakit nang nilapitan ka ni Papa para humingi ng tulong nun? Bakit ka pumayag? Do you know him before that? Tipid nang umiti si Leandro. Tila ba iyon ang tanong na pinakahihintay niyang tanungin ng dalaga? Your father was my mentor back then, baby. Sa mga panahong inabandona ako ng sarili kong ama. At ang ama mo lang ang tanging tumanggap sa akin at naniwalang kaya kong magtagumpay sa pinili kong profesyon. Like you, he's the reason why I became an engineer too. At doon na nga mas lalong umawang ang labi ni Chai. Her jaw dropped literally. Talaga? Oo, I even used to visit your house years ago and saw you with your books always. That's why hindi mo siguro ako napansin at naalala. Medyo sumama nga yung loob ko dahil mabuti pa yung libro, binibigyan mo ng atensyon. Ako kahit katiting ay wala. Ngumuso si Leandro. Sa punichay ang labi, panibagong revelasyon na naman ang nalaman niya. Talaga? Hindi ko alam, masyado kasi akong addict sa libro nun. Yeah, but you're still beautiful though. Nothing change, lalo ka lang gumanda. Ang kaibahan ngayon, akin ka na. Lahat ng atensyon mo, nasa akin na ngayon. Natawa siya. Hindi niya inaasahan na kilala na pala siya ng lalaki mula ng bata pa lamang. Sounds shocking pero nakakatuwa at the same time. Tawa ng tawa si Chai, ngunit ilang sandali pa, tumigil nang maramdamang nahihilo siya. Chai, okay ka lang? Kumunot ang noo ni Leandro. Nahihilo lang ako. Nangihinang usal niya. Ang bilis lang ng pangyayari, bigla na lang umikot ang paningin niya hanggang sa naramdaman niyang bumagsak ang katawan sa bisig ng lalaki. Agad gumapang ang kaba sa dibdib ng lalaki. Agad nitong binuhat ang babae. Sa sobrang kaba ay tinawag si George. Mula sa mahimbing na pagkakatulog, nagising si Chai na nararamdaman ng mainit na mga kamay na yumakap sa kamay niya. Doon niya na ay minulat ang mga mata at nakita si Leandro na nag-aalala ang muka habang si Carrie na nakabungisngis ngunit nakadamit pantulog. Anong nangyari? Bakit nasa hospital ako? Agad siyang inalalayan ni Leandro at pinasandal sa headrest ng hospital bed. Puro puti ang nakikita niya, kaya nalaman agad ni Chai na nasa hospital siya. Bigla ka nalang nawala ng malay kanina. Marahan pa rin ang boses nito. Tila,
ingat na ingat sa kanya, samantalang si George at Carrie naman ay matamis ang ngiti, si Carrie ay napapapalakpak. Kahit kailan talaga, hindi ako nagkakamali sa kutob ko. Pagak na saad nito, napatingin si Chai sa kaibigan, kumunot ang kanyang noo. Congrats friend, magiging ninang na talaga ako, tili nito at kinuyog pa si George sa tabi. Nalaglag ang panga ni Chai, agad lumipat kay Leandro ang tingin niya at katulad ni Carrie, matamis na rin ang ngiti nito. Pinrases muna niya ang narinig. Tama si Carrie baby, you're pregnant. Sabi na nga ba eh, kaya naging moody ka lately at maarte sa pagkain, ang bilis mo ring mag-iba ng emosyon at mostly depressed ka. Ayun naman pala, kasi may laman ng baby ang tiyan. Lalo pang tumili si Carrie, hindi alam ni Chai kung anong nararamdaman niya. Basta humalo ang saya, kaba at kagalakan sa kanyang sistema. Parang gusto rin itong tumili dahil sa excitement na nalaman. Totoo? Paninigurado ulit niya kay Leandro. Tumango agad ito, kinagat ng babae ang ibabang labi. Nawala man ang pinaka-importanting tao sa buhay niya nun. Napalitan din naman agad ito ng paniguradong biyaya. Thank you Lord, bulong niya sa sarili at tumingala ng puno ng luha ang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit ang lalaki. They hug each other happily with a contented heart. Kapwa, wala nang mahihiling pa sa may kapal. Mahal kita Leandro, mahal na mahal kita, hindi na kita iiwan. She sob of happiness, tears of joy claimed her eyes. Actually, both their eyes, dahil nanubig din sa sobrang kaligayahan ang mga mata ng lalaki. I love you too, Chai. Let's welcome our baby with happiness and joy, okay? Oo, mahal ko. Totoo nga ang katagang people come and people go. Sa buhay natin, may mga tao talagang dumadating upang turuan tayo ng leksyon sa buhay. Ngunit umaalis din kapag tapos na ang misyon nila sa buhay natin. Sa sitwasyon ni Chai, nawala man ang pinakamamahal niyang ama, biniyayaan naman siya ng Panginoon ng anak na tatanggap ng lahat ng pagmamahal, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mga taong nakilala niya at nagpaparamdam sa kanya ng importansya at pagmamahal. Sometimes, we thought that we lost the essence of our life because we lost close people throughout our journey. But what we don't know, the true essence of life is continuing the struggles and facing the challenges because in the end, there are still people who's waiting for us and believing that we can make it. Pagkalabas na pagkalabas ni Chai sa hospital ng araw na yun, tinalaw agad niya ang puntod ng ama at kinausap ito ng sobrang tagal kahit lapida na lamang ang nakikita. Nandun din naman si Leandro at ginagabayan siya. Tinulungan din siya nito na mapakulong ang madrasta na nagbenta sa kanya at naipasara ang illegal na bar na pinagbentahan sa kanya dahil nalaman na prostitusyon yun. Lumipas sa mga taon, naging tahimik ang kanyang buhay at naging masaya si Chai kasama ang kanyang anak at si Leandro. Sa piling ng mga ito, nagkaroon siya ng panibagong rason para magpatuloy sa buhay.